Kamusta kabayan? Welcome to another episode of our open house tour here at Grand Park Place, Imus, Cavite. So kabayan, I am standing here on a single attached unit na merong lot area na 150 square meter and a total developed area of 196 square meters. So before tayo pumasok sa loob, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa upcoming pa nating house tour videos. This is Tinyap of Exocia Property. Take a look po sa ating facade ng ating single attached unit. So ganyan po yan, meron tayo ditong gate para sa ating car garage, at meron din tayong service gate. So para naman sa outdoor features, meron tayong doorbell, customized house number, at meron tayong mailbox and outdoor lighting. So magkabilang side po yan. So tara, pasukin natin itong property na ito dito sa Imus, Cavite. So as we enter this property, makikita nyo na meron tayong pocket garden dito sa ating left side, at meron din dito sa ating right side. So meron tayong mga small steps, no, papasok, and makikita nyo naman na talagang malapad or malawak ang ating pathway papunta sa ating main entrance door. So meron tayo dyang small porch dito sa area na to, and then let's go first dito sa ating car garage. Dito sa ating car garage kabayan, kasha dito ang dalawang sasakyan, isang SUV at isa pang sasakyan. So as you can see, meron tayo ditong storage area. Ayan, so malawak ito kabayan, as you can see. Ayan. At ang buhok natin ay hawiin ng konti dahil mahangin po sa ating location. Since this is a single attached unit kabayan, meron tayong space dito sa ating left side. So itong pathway na to, isa itong space na roughly mga 2 meters po ang wide nito. And then dito sa side is meron tayong proposed 4 pocket garden or side garden. Walking from doon sa ating side, papunta dito sa ating service area, meron pa din tayo ditong open space. Pero dito sa part na ito is medyo covered siya ng half. And then on this side, as you can see, meron tayo ditong free water tank. So maganda ang tubig dito kabayan, freebies lang po itong water tank na ito. And then dito sa ating service area, still at the service area, andito ang ating service counter. So naka-tiles na din po yan. And ang ating nilalakaran is naka-tiles din. And ang ating property, syempre kabayan, naka-fence na din yan. And naka-concrete wall na po yan. And walking here, dito naman sa side na ito, andito ang ating lanai area. So sa ating lanai area, open po yan. And meron itong access na sliding door. Moving on sa ating house tour kabayan, let's have an entrance here sa ating main door. So before that, pakita ko lang sa iyo na meron tayo ditong malaking sliding door. And as we move on, here sa ating main entrance door, ito po is made up of solid wood. And as you can see, ito po ang ating digital key lock door dito sa ating main entrance. This part where I stand is the living area. So ang ating tiles here is 60 by 60 kabayan. And this part naman, yung nakita natin kanina, is the sliding access door papunta sa ating lanai area. Now moving on here,
puntahan muna natin itong side na ito, which is the powder room. So sa ating powder room, complete fixtures po yan, ang ating mirror copper free. Meron tayong sink and meron tayong lavatory and meron tayo ditong shelves. And syempre, meron din po tayong window for exhaust, syempre. Now, showing you one of my favorite spot here is itong napakalaki nating wall mirror. So, itong ating wall mirror, this is where you can set up your dining area, but it's up to you if you want to be this your living area and then dun ng dining area. Depende po sa choices nyo, kabayan. So, dito sa ating kitchen area, kabayan, meron tayong fitted kitchen cabinets at meron din tayong sink and syempre high quality fixtures. These are made up of granite tiles. And on this part, meron tayo ditong sliding window. Papunta po yan doon sa ating service area. And on my back, ito po yun, yung pinasukan ko kanina. This is the access door papunta sa ating service area. Dito po sa aking likuran, dito nyo ilalagay ang inyong refrigerator. So I think kasha po ito sa two-door na ref. And then sa tabi niya, dito ang ating bedroom one sa ground floor. It can be a bedroom for elders and pwede din ito sa atin as for the maid's room. Now meron ditong cabinet and then ito po ang itsura ng ating bedroom 1 sa ground floor. Meron din syempre yung sliding window and sliding net. And syempre, every bedroom ay merong sariling toilet and bath. So, this is the toilet and bath for our ground floor bedroom. So, complete po ang ating fixtures dito. Meron tayong shower and then from floor to ceiling po ang ating tiles. So since tapos na tayo sa pag-feature ng ating ground floor, let's move on sa ating second floor. But before that, I want to show you this one, a sliding window papunta sa ating second floor. Now, makita niyo talaga na ang pasok ng natural air is maganda dito sa ating ground floor and as well as sa ating second floor. Now, moving on, ang ito pong inaapakan ko or ating stairways is made up of a solid wood which is a pitong. And then, let's take a pause here. We have a big window here. Fixed window on the top. And then, dito sa side na ito is nakalock siya, so hindi siya mabuksan. But, sliding window po itong part na to. Come on! So, we are now here at the second floor. Now, every part of the house meron po yung Daya pin light. And then, dito sa ating second floor, meron tayong 3 bedrooms. Isa ang nasa likod ko, the master's bedroom and another bedroom. So, every bedroom po, kabayan, is may sariling toilet and bath. Pasukin muna natin itong master's bedroom. So, tara, pasukin natin itong master's bedroom. So, as we enter the master's bedroom, ito po ang lawak niyan. And then, dito sa ating edge, dito sa side na to, meron itong wall cladding. So, di ba? Napaka-social. And then, meron tayong sliding window sa side na to. And, of course, a big modular built-in cabinet. So, ayan po yan. And isa rin na natin. At katabi niyan, syempre, hindi mawawala ang ating vanity area. And let's move on to the toilet and bath of the master's bedroom. So, dito sa ating master's toilet and bath, complete po and high quality ang mga fixtures na ginamit dito. Meron tayo ditong lavatory, sink, at meron ding mirror copper free. And on this side, meron tayong sliding window. And of course, ang ating paborito-paboritong spot sa ating bathroom, which is the bathtub na meron syempre yung wall niche.
And syempre, meron din tayong lalagyan ng ating towels. And included pa din, upon turnover, is the shower enclosure. Complete fixtures din ito, kabayan, with shower dito. And this is provision sa ating hot and cold, or heater, hot and cold water. Now, let's take a look sa ating second bedroom dito sa second floor. So, as we enter, ganito po siya. Dito sa side na to, nandito ang kanyang toilet and bath. So, complete fixtures din to, kabayan. And meron ding shower enclosure. The same as sa mga ating toilet and bath on each rooms. So, merong vanity area. Meron din tayo dito built-in cabinet na ganito ang laki. So, dito sa ating bedroom number 2, kasya dito ang single to double size bed. And then, meron tayong provision na 4 aircon. So, meron din tayong malaking sliding window sa side na to. So, tara, puntahan naman natin ang third bedroom. Para naman sa ating third bedroom, this is it. So, dito ang ating built-in closet. And then, sa tabi niya is the vanity area. Meron tayo dito awning window na ganito ang pagbukas dahil awning window siya. Ganyan. And then dito sa side na to ang provision niya for the aircon and the sliding window on this side. Now, para naman sa sukat nito, kabayan, kasya dito ang single to double size bed din, pero mas malawak siya compare sa ating bedroom number 2. Now, the toilet and bath is nandun sa side na yan. So, this is the toilet and bath of the bedroom number 3, still complete high quality fixtures with shower enclosure at meron ding shower. Again, kabayan, this house has a lot area of 150 square meter and a total developed area of 196 square meters. Fully developed po ang property na ito, complete finish turnover. So, pasensya na at gaganyan lang kung aking mukha dahil ang araw. No? If you want to know more about this property, kabayan, for free viewing, my details is at the end of the video or at the description box. So, again, kabayan, this is Dinya Pafexo. See your properties. Thank you for watching.